Hello po, good morning po sa apat po nanonood. Kindly share this live video. Kailangan po natin ng iba bago tayo magsimula. Praise God. Malinaw po ba yung sounds po natin? Can you comment? Malinaw po ba yung sounds? Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Thank you so thank you po, Brother Ferdy Belderama. Excuse me po. Hintayin lang po natin ng iba dahil wala pa po sila, no? Hintayin lang po natin. Kasi sa page tayo nagano, nag-live. Hintay lang ho tayo mga 5 minutes pa. 5 minutes. Kindly share this live video po. Share po natin yung live video. Share po natin. Share, share, share. Good morning po kay Sister Ansel, kay Brother Ferdy Alderama, kay Sister Victoria Marpuri. Kay Ninang Net.
Brother Louis Reyes, Brother Nap, hello po sa inyo. Father Genesis. Last 3 minutes po. We start na tayo, last 3 minutes. Naka-series po tayo ngayon sa John. Amen. Kung meron po kayong prayer request, please comment below. Sorry. Blessed be your name, O God. Kindly share this live video po. And we ask the presence of the Lord to be with us today. Hallelujah. Sige po, abang inihintay po natin ang iba. At sila po'y papasok po mamaya. Tayo po'y magpasalamat sa ating pong Panginoon. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. At good morning, Sir Louis. Let's all pray. Ang maraming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo po sa amin. And today, Lord, gusto lamang po namin matuto ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw muli ang magtuturo sa bawat isa sa amin. Panalangin lamang po namin, patuloy mo po ang turuan ng aming po mga puso. Kung ano po yung narapat po namin gawin sa araw-araw ng aming pong buhay. Dalangin po namin kung paano ka namin mapapangiti, magawa po namin ito. Patawad po sa lahat ng aming pong kapalpakan, kamalian. Alam mo po ang lahat ng ito, Panginoon. And today, gusto lamang po namin itaas yung aming pong mga sarili. Patuloy mo po kaming baguhin, ayusin, pakalmahin sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Alam ko po, hindi maganda ang sitwasyon ng aming bansa, ng buong mundo, maging aming pamilya. Pero, nagpapasalamat po kami dahil alam po namin ang lahat ng ito ay may katapusan. Ang pandemyang ito ay may katapusan. Maging yung mabibigat na aming pasan, ito po ay gagaan dahil ikaw ang aming kasama. Salamat po, Panginoon. Nagkakatiwala po namin ang araw po na ito para lamang po sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. And amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay matatagpuan sa John chapter 1 verse 19 to 28. Can you type? John chapter 1 verse 19 to 28. Ito ay atin pong hihimay-himayin niyo po, no? Ito po.
sa ating pong verse 19. This is the testimony of John when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" No? Ito po yung testimony ni John ng mga Hudyo ay pinadala po sa kanya yung mga priests and Levites from Jerusalem at tanungin po siya, "Who are you? Sino ka?" Whether John uses term the Jews, he is referring to the Jewish leaders and Pharisees and Sadducees. Taglit lang po. Who are in opposition? John the Baptist was the son of Zechariah, a priest, a descendant of Aaron, and was therefore from the tribe of Levi, because he remained in the wilderness until he was called by the Holy Spirit to begin preaching. It is doubtful that he followed in his father's priestly footsteps. No, yung kanya pong tatay na si Zechariah ay siya po ay pari no nung panahon po niya. At anak niya po si John the Baptist. And sabi nga rin, John's preaching drew many followers. His popularity among the Jewish people and the fact that he was baptizing around the suspicious of the Jewish leaders, jealousy also may have played a part in their interest of Indian. Nakita po natin no, meron pong talagang pagseselos sapagkat si John the Baptist sa panahon po nito talagang he's very popular. By the way, si John the Baptist ay pinsan po ni Jesus. And nung bata pa lamang po siya, sabi ng Bible, sabi ng account, nasatyan pa lamang po siya ng kanyang ina, ay siya po ay puspos na ng banal na espiritu. No? At nung sa kanyang pagtanda, sa kanyang pangaral ng salita ng Diyos, ay patuloy pa rin po siya na puspos ang salita. Puspos ng banal na espiritu. At ang panalangin po natin sa bawat araw ay mapuspos po tayo ng Holy Spirit. No? Gusto lamang po ng Panginoon na mag-dwell po sa puso po natin. If we allow the Holy Spirit to move in our lives, no? Kaya yung buhay po ni John the Baptist, grabe. No, yung very powerful yung kanyang preaching, no. Talagang he is very popular sa kanyang panahon. Why? Because ginawa po niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita po natin talaga yung kanyang calling, no. No, yung kanyang footsteps. Kasi ang kanyang tatay ay pari, no, religious leader din. At bilang si John ay anak po ng isang religious leader, talagang ginawa niya yung the best niya para siya rin ay magamit ng Diyos to spread the gospel. Sabi nga, meron pong jealous o inggit. No? Meron pong mga inggit po itong mga Pharisees and Sadducees sa buhay po ni John the Baptist, no? Kaya tinanong po siya, "Who are you?" No? And from a Jew's perspective, there were only four possibilities for the identity of John. Excuse me po. Sorry. Number one, the Messiah, no? Pangalawa, the prophet mentioned in the Deuteronomy chapter 18 verse 15, no? Or yung pangatlo po, no? Siya po ay si Elijah, no? Siya po ay si Elijah sa Malakay chapter 4 verse 5, no? Na parang siya ay nag-incarnate, no? Kasi si Elijah po ay dinala po doon sa heaven, no? Siya po ay hindi namatay, no? Talagang instantly from physical body to glorified body, siya po ay nawala, no? And
inakala po ng mga Pharisees and Sadducees na siya po ay bumalik ulit, nag-incarnate po ulit. No? Siya po ay sa katawan ni John, pero hindi po siya si Elijah. No? At pang-apat, siya po ay false prophet. No? Pero sa lahat po ng yan, hindi po siya false prophet, hindi po si Elijah, hindi po siya yung propeta na binanggit po sa Deuteronomy, hindi rin po siya lalo ang Messiah. No? And then mamaya malalaman po natin. Verse 20, and he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. They asked him, what then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. The question of whether John was the Messiah was foremost in their minds. The Jews had been long expecting and looking for a Messiah. But John quickly denies that he is the Messiah. They then question whether he is Elijah. Why Elijah? They believe. Lolo ko yung ating cellphone. They believe that Malachi prophesied that Elijah would return before the Messiah came. Sa Malachi 4:5-6, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of their children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. No? Ito po yung sinabi po doon sa Malachi, kaya ito pong mga Pharisees and Sadducees, ganun na lamang po baka ito si Elijah, no? And based on the scripture and the facts that Elijah never died, was taken up into heaven, there was a prevailing belief that Elijah would be brought down to earth again when he wala talaga yung notes natin. When he and when the Messiah returned, but John denies the claim also. The Jews then ask John whether he is the prophet. Who is the prophet they speak of? The Pharisees knew the Old Testament extremely well, and Deuteronomy 18:15 would have been in their minds. It reads, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. Just as you desired of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly, when you said, let me not hear again the voice of the Lord my God or see the great fire anymore, lest I die. And the Lord said to me, they are right in they have spoken. I will raise up the prophet like you among their brothers, and I will put my words in his mouth, and I shall speak to them all that I command him. God says in this passage that you shall listen to him. In the New Testament, God says of Jesus, this is my son, listen to him. Sa Luke chapter 9 verse 35, Matthew 17 verse 5, sa Mark chapter 9 verse 7, yan po yung sinabi ng Panginoon. Jesus' lineage was Jewish from the tribe of Judah, also in agreement with the above scripture. It certainly seems rational and reasonable for the Jews to wonder if indeed this is the prophet that I spoken of in this passage. Tuloy lang po natin. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. And Isaiah the prophet said, now they had been sent from the Pharisees. Finally, John tells who is by referencing a scripture from Isaiah 40 verse 3. No? Sabi po, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. No? Ito po yung ano? Ito po yung sinabi po sa Isaiah. At kinote po no ni John the Baptist. Siya po yung naghahanda doon sa daraanan ng ating pong Panginoon. Hindi literal na paghanda na darating po siya as a king, no, kundi siya po ay naghahanda
sa pagdating ng ating pong Panginoon, na isang araw siya rin po ay mangangaral ng salita ng Diyos, no? Siya lamang po ay inihahanda niya yung mga puso ng bawat isa na sa pagdating ng Panginoon, sa panahon po nila, ay maintindihan po nila na si Jesus talaga yung Mesaya. Si Jesus yung hinihintay nila na anak ng Diyos na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Yan po, masahin po natin. The voice prophesied in this verse is John the Baptist, no, sa Malakay 3:1, Matthew 3:3, Mark 1:2-3, Luke chapter 3 verse 4 and John chapter 1 verse 23. As an eastern monarch or king sent out people to physically smooth the roads and valleys, so God our king sent John the Baptist to smooth the spiritual roads and valleys, the hearts of the Jewish people, to prepare the coming of Jesus, no? No. Inihanda po ni John the Baptist yung pagparito ng ating po Panginoong Jesus, no? Para maipakilala po niya. And then literally po, no? After he preached the gospel, no? Doon naman po yung pag-arangkada rin po ng ating po Panginoon na makita po sila sa John chapter dito po, no? Dito po sa book of John. Magkikita po sila at ang Panginoong Jesus ay magpipreach na rin po, no, patungkol sa kaharian ng Diyos, na siya ang Mesiyas, na siya ang tagapagligtas. Sabi ho rito, basahin lang po natin. John clearly knew his purpose to announce the Messiah and prepare the people's heart to receive him. John served as well through his obedience to the Holy Spirit. John's message to repent and be baptized lead to salvation. Ito po yung mensahe ni John the Baptist, repent, no? Magsisi sa inyong mga kasalanan at mabautismuhan kayo sa tubig. At siya po ay at sila po ay ilid sa kaligtasan. No, typically only Gentiles were baptized when they converted to Judaism. The Jewish leaders took offense at John, who was using a rite saved for Gentiles and the Jewish people. This was offensive. John used the rite of baptism as a symbol of repentance. No, ito pong baptism po nito ay simbolo lamang po ng repentance, pero nanggagalaiti po yung mga Jewish leaders na ito po ay pambabastos. Ito ay very offensive kapag doon sa mga Gentile o mga Gentil, no, hindi mga Hudyo, ginawa po niya mga bagay na ito. No? Tuloy na po natin. So verse 26, John answered them saying, I am baptized in water, but sorry. But among you stand one who do not know. It is he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie. These things took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing. One of the things that is so refreshing about John the Baptist is this, his humility. He knew his position, his mission and purpose. He was not the Messiah, not even close. He realized the beauty of reality and the purpose of the Messiah. He realized his place, that he was created by Christ, not the Creator. He was content with this knowledge and obeyed the call. John is a great example of obedience and servanthood. Oh, talagang nakita natin yung servanthood at obedience ni John the Baptist, kanyang pinsan, na hindi niya kiniklaim na siya ang Kristo, na siya ang propeta Elijah, na siya yung hinihintay ng mga tao, kundi siya ay isang lingkod ng Panginoon, siya ay servant ng Lord na piniprepare lamang po ang way ng Panginoon, no? And may mga tao po ngayon nagki-claim na sila ang Kristo, no? Kaya huwag po tayo maniniwala sa claim po na yon, na sila yung appointed son of God. Huwag po kayo maniwala kasi nangwalingan po yun. No, iisa lang po ang Kristo po natin, walang iba kundi si Jesus, na siya ay namatay 2,000 years ago at nabuhay muli para po sa ating lahat. At sa takdang panahon, siya po ay babalik para po sa ating lahat. Amen? Amen? No, hindi po si John the Baptist ang creator kundi si Jesus. No, kaya
Hindi siya karapat dapat kahit mag-antay, no? Mag-alis ng sandalyas ng Panginoong Yesus. Grabe talaga yung humility. No, mapapansin po natin, matutunan po natin dito sa passage po na ito, na pinapakita lamang na John is willing to obey, no, to obey God in his life. No matter what. Kahit nakaharapin niya yung mga Pharisees and Sadducees, at dumating nga sa punto na siya po ay talagang namatay. Pinagutan po siya ng ulo because of his obedience to the Lord. No. Pinatay po si John the Baptist. He was beheaded. And because of that, talagang grabe. No. Nakita po natin yung kanyang faithfulness ni John the Baptist. At nawa tayo rin po bilang isang mga Christian, disciple ng Panginoon, let's prepare the way of the Lord. How? As we continue share the gospel. As we continue preach the word of God. No? As we prepare the way of the Lord, the coming of the Lord, yung kanyang tinatawag na second coming, at sa kanyang pagparito, makita niya ang kanyang mga anak na nagpipreach, na sumusunod sa kanyang salita, na naglilingkod sa Panginoon, na nagpapakumbaba, na meron pong servant heart, meron pong servant leadership, at patuloy na ipapangaral ang mabuting balita patungkol sa Panginoon. No? Nawa, ganun din po ang ating pumaging puso. Katulad ni John the Baptist, sundin ang kalooban ng Diyos. Mangaral, magbautismo, magdisipulo, at gawin ang lahat para sa karyaan ng Diyos. My question is, are you willing to die for the sake of the kingdom of God? For the sake of Christ? Handa ka bang mamatay para sa ating pong Panginoon? O hanggang ngayon, you don't serve God, you don't preach the word of God, natatakot ka, nahihiya ka, no? Sabihin mo, wala akong alam, hindi ko kaya yan. Si Pastor Kiko, wala rin pong alam dati. Si Pastor Kiko, mahihiyain po. But because of the Holy Spirit, because God give me courage to preach the word of God, nagawa ko po ito. At hindi po natin kakahiya yung mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesus. Dahil yan ang tanging paraan upang maligtas ang mga nakakarami. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tuloy po kaming dumudulog sa iyo. Lord, I pray na sa oras po na ito, ikaw yung magbigay po sa amin na heart, katulad po ni John. Bata pa lamang po, nasa sinapupunan pa lang, puspusan ng Holy Spirit. Hanggang sa kanyang paglaki, patuloy niyang ginagamit ang kanyang buhay to serve you, Lord. To serve your purpose. To serve his duty, Lord God, for the kingdom of God. And today, meron man po sa amin, Panginoon, ay hindi magawa, hindi magampanan yung aming pong calling para po sa inyo because merong pandemya o may mga kadahilanan ng panalangin po namin. Patuloy mo pong turuan ng aming mga puso kung paano po mag-obey sa iyo. Lord, magsimula po kami sa mababang leadership. Kami po ay maging member ng church, maging disciple mo, Panginoon. At isang araw kami po ay magiging discipler, magiging mentor, magiging coach, magiging leader ng church to guide other people, the young people, the parents, and even kahit sino po na pwede po namin tulungan at turuan para sa iyong kaharian. Lord, I pray kung sino man po sa amin na mayroon mong mga sakit at karamdaman, patuloy po ng iyong kagalingan ay aming pong maranasan. Continue heal us, Lord God, in the name of Jesus. Lord, I continue pray sa may mga sakit at karamdaman na nanonood po ngayon. I continue pray kay Brother Ferdy Valderrama. Lord, yung kanyang CT scan, Panginoon, ay nawa, panalangin po namin. Maging maganda po ang resulta po nito sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray na yung inaasahan po niya na kagalingan, mararasan na niya po ito. At patuloy na aming kiniklaim po ito sa pangalan ni Jesus. Salamat din po. I continue pray, Panginoon, sa pamangkin po ni Ansel, Lord God, si Leonard, Cedric Leonard, Panginoon, panganiban.
yung kanyang fast recovery, yung kanyang therapy, Lord, physical therapy pang noon, ay magawa po ito, Lord, at i-provide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko po na bumalik sa normal ang paglakad ng bata pong ito. Salamat po, Lord, sa iyong pag-save ng buhay mo sa kanya, ng buhay niya, Panginoon, sinave mo po ito. Salamat po, panalangin po namin, Lord, sa may mga sakit at karamdaman, kay Password Duyan, kay Eduardo Francisco, Lord God, kay Liz de Cruz, Panginoon, na meron pong kidney problem, patuloy po na maghimala ka sa kanilang buhay. Maging kay Sharon Julia, na meron pong breast cancer, kay Tita Elenita Roman, Panginoon, pagalingin mo po sila sa breast cancer sa pangalan ni Jesus. Lord, panalangin ko, Panginoon, sa oras po na ito, Panginoon, si Ninang Net, Panginoong Diyos, yung kanyang panalangin na sila po ay magtagumpay sa pagsampa ng kaso, Panginoon, sa mga nakaraang case, Lord. Patuloy po itong umandar, Panginoong Diyos, at sila po ay manalo sa kaso po ito. Salamat po. Guide them. Give them wisdom. In Jesus' name, Lord. Salamat din po. I pray patuloy sa anak ko nila, Brother Louis Reyes, Panginoon, patuloy po ang kagalingan ay kanya po maranasan sa pangalan ni Jesus. Manalangin ko rin po kay Tita Helen Ventura, Panginoon, kay Tita Jabu, Panginoon, na meron pong mga sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila. Si Brother Genesis, na meron pong anxiety attack, pagalingin mo po siya, Panginoon. Lord, meron pong prayer request, Panginoon, si Sister Vilma Soriano, Panginoon, yung kanya pong anak ay meron pong nararamdamang sakit, Lord, lalang sakit, Panginoon. I continue pray for her in the name of Jesus. Thank you so much, Lord, for your healing sa kanyang anak, Panginoon. Isang araw sila ay magkausap uli at magkita-kita po sila, O Diyos. I continue pray also, Panginoon, kay Zane, Panginoon, Lord, kay Ate Joy, Panginoon, na meron pong mga sakit at karamdaman, continue heal them in the name of Jesus. I continue pray kay Marisa Duyan, sa aking nanay, pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. I continue pray, Lord God, kay Marietta Ignacio, Lord, patuloy yung kanyang paa, Panginoon, ay kumikirot, Lord, pagalingin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray also, Panginoon, sa pamilya po ni Sister Victoria Morpuri, Panginoon, na patuloy pagpalain ng kanyang buong pamilya at makilala po sila sa iyo, Panginoon. Isang araw sila pong lahat ay makapaglingkod sa iyo, Diyos. Karoon din po sa Igar family, I continue pray na pagpapala mo ay kanilang maranasan, pag-ingat mo. At patuloy po silang maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. I continue declare, Lord, na bawat isa sa mga nanonood po ngayon at mga kaibigan, kakilala po namin na meron pong sakit at karamdaman, even COVID-19, Lord, touch their physical body in the name of Jesus. And thank you so much for your healing, Lord. Pinagaling mo na po ang bawat isa po sa kanila. Salamat po. I continue pray. Ano mang provision na kailangan po namin, ibibigay mo po ito. Wala kang anak na gugutumin at magmamalimos. Lahat po kami ay pagpapalain mo, Panginoon. Salamat po. Sa lahat po ng may negosyo, pagpalain mo po ito. Sa lahat po, Panginoon, na meron pong nais magtrabaho, magkaroon po siya ng trabaho, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa mga darating po na mga araw at panahon, Lord, matapos na pong pandemya pong ito. Lord, patuloy kang magbigay ng kalakasan sa aming mga frontliners. Give them wisdom and strength to pursue His duties and their duties and responsibility. Natulungan po ang ating mga kababayan na meron pong sakit at karamdaman. Lord, bless them. Protect their families also, Lord God. And I pray for all the pastors here that is watching right now, Panginoon. I pray for more anointing, more passion, Lord God, to the Word of God, to worship, and to prayer, and to the ministry, Lord God. Patuloy po yung pagdi-disciple po namin. Salamat po. Ang panalangin ko, Panginoon, mag-raise up ka ng marami pang pastors and pastora and workers of the leaders of the church. ang mga leaders po namin ma-empower lalo, Panginoon. Huwag po silang matakot na mag-preach. Huwag po silang matakot na mag-share ng word mo. Magampanan po nila yung dapat po nilang gawin para po sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Dalangin ko sa
bawat komunidad, Panginoon, patuloy ang pag-iingat mo sa banta ng pandemya pong ito. At ang panalangin po namin, Panginoon, patuloy na ispare mo ang iyong mga anak sa anumang danger, sa anumang harm. Lord, salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, mag-isa darating po namin pong eleksyon, Lord God, sa May 2022, Lord. Ikaw po ang manguna sa bawat Pilipino na baboto. I pray ngayon pa lamang, Panginoon, ihanda mo ang heart po namin to choose and vote wisely, Panginoon Diyos. Vote, Lord, na meron pong pag-iisip ng mabuti kung sino po yung tamang iboto po namin. Salamat po, Panginoon. Sa oras po na ito, dalangin ko na patuloy mong palakasin ang bawat isa na meron po mga nanghihina po sa amin. Baka meron po sa amin, Panginoon, siya po ay takot na, pagod na, lutang na lutang ang kanyang isip. Lord, konti na lamang po bibigay na. Ang panalangin ko, Lord, patuloy mong patatagin ang kanyang puso. Palakasin mo po siya right now in the name of Jesus. Lord, i-comfort mo po siya. Bigyan mo po siya ng kapahingan, kapayapaan, kagalakan sa kabila ng kanyang mabibigat na pinagdadaanan. Mapagtatanggumpayan niya ang lahat ng ito. Salamat po muli. Naging aming mga government officials, Lord. I pray, simula sa aming Pangulong Duterte hanggang sa pinakamababang pamamahala, continue, bless them, bless their families, guide them, and use them, Lord God, as servant leaders like yours, Panginoon, na maipapakita ang unconditional love sa marami pang mga tao. Salamat po sa lahat po ng aming pong gawain, Panginoon, ng LOJ Valenzuela and all the LOJ daughter churches po namin at main. Manalangin po namin, patuloy mo kaming i-guide sa lahat ng aming pong gagawin. At sa darating po na anniversary, sa darating po na June, Panginoon, ng LOJ Manila, ngayon pa lamang ihanda mo ang aming mga puso. At ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa preparation po namin at sa darating po na anniversary. Muli, salamat po, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang araw po na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat po ng nanonood ay magsabi po ng malakas na Amen. Amen. Magandang umaga po uli kay Pastor John Baet, kay Brother Louis Reyes, kay Sister Nenet, Ninang Net Kunanan, kay Sister Julie Gar, kay Ansel, kay Brother Ferdy Valderrama, kay Victoria Morpuri, no? Shoutout lamang po sa ating pong mga family, sa Duyan family, sa Isha family, Del Rosario family, Looban Redgate, hello po. Hello J family, hello po sa inyong lahat. No? Segar family, Carloy family, Mangada family, Nyola family, Domingo family, Noriega family, hello po sa inyong lahat. No, sa ating pong LOJ extended family, sa OFW friends po natin and family, hello po sa inyo. Sa Jose P. Laurel batchmate po natin, hello po sa inyo. Sa ating pong four piece family, hello po sa mga taga Pompak, hello po sa inyong lahat, no? Simula po sa inyo pong leader or boss, si Brother Albert, hello po sa inyo, and to the rest of the team of the Pompak, thank you so much po. At patuloy po na ibahagi po natin yung mabuting balita. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos. And tomorrow, tutuloy po natin ang ating series. Huwag po kayo mawawala. At patuloy po na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. No? And let's shout, Jesus reigns 7 times. Are you ready? 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy po mag-ari si Jesus sa ating pong mga puso, sa ating buhay, at siya po ang maging sentro ng lahat ng ating pong gagawin. Be strong and courageous. Kasama natin ang Panginoon. Huwag kang ayaw, kapatid. Tuloy lang tayo para kay Jesus.